Una sa lahat, 80 taong gulang na lola, patay ng madaganan ng gumuhong bahagi ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan, sa gitna ng misa ngayong Ash Wednesday. Mahigit 50 iba pa sugatan ang bumagsak na palapag, nadiskubring inaanay na pala. Ang iba pang detalye ng trahedya, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight, Senador Mig Zubiri at Speaker Martin Romualdez nagkausap kanina at nagkasundo raw na itigil ang bangayan ng Senado at Kamara. DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinabulaan ang nagagamit ang programang AKAP sa People's Initiative para sa Chacha. Sa sakyang may dashcam, muntik nang madamay sa pang-araro ng isang truck sa batasan San Mateo Road sa Quezon City. Sa Amerika naman, may kotseng bumangga at nagdire-diretso sa emergency room ng ospital. San Miguel Birmen, kampiyon sa PBA Commissioner's Cup matapos patawbin ang Magnolia Hotshots sa makapigil hiningang Game 6. At Chris Aquino muling humiling ng dasal. Ibinalitang namamaga ang kanyang puso na posibleng mauwi sa stroke o cardiac arrest. Marupok at inaanay na ang mga kahoy. Yan ang isa sa matuturong dahilan kung bakit gumuho ang ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte sa Bulacan. Isa ang patay sa trahedya na nataon sa Ash Wednesday. 56 naman ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sigawan at iyakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng St. Peter the Apostle Parish sa San Jose del Monte, Bulacan. Bandang alas 7 kaninang umaga nang biglang gumuho ang bahagi ng ikalawang palapag ng simbahan habang nasa gitna ng misa para sa Ash Wednesday. Ang ilang nabagsakan, pinilit bumangon para makaalis sa guho. Isa ang babaeng ito sa mga nakaalis sa guho nang alalayan siya ng isa pang babae. Maya-maya, isa pang biktima ang nasagip. Bakas naman ang takot sa magkayakap na dalawang matandang babaeng ito. Ganyan din ang eksena sa labas ng simbahan. Ang ilang sugatan, napaupo na lang sa hagdan. Maya-maya, dumating na ang mga ambulansya. Agad isinakay sa stretcher ang mga biktima. Sa tala ng LGU, umabot sa 56 ang sugatan, habang isa ang binawian ng buhay. Kinilala siyang si Luneta Morales, 80 taong gulang. Miyembro siya ng choir ng simbahan. Ang anak ng biktima, hindi makapaniwala sa nangyari. Masakit po. Masakit po yung naramdaman namin na gano'n, na biglaan, na siya ay kinuha ang lakas-lakas niya. Kaya lang, syempre, hindi rin namin naman masisisi. Aksidente yun eh. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 100 tao ang nasa ikalawang palapag ng simbahan nang mangyari ang aksidente. Isa si Eva San Diego sa mga nahulog mula sa second floor. Maswerte pa siya dahil galos at pasalang ang kanyang tinamo. Nasa taas po kasi ako, nasa second floor, habang nagpapakros ng abo, siguro mga 5 minutes saka siya gumuho. May katabi ako na may sugat dito sa may mata, may mga gasgas. Maging ang paring nagmimisa ng mga oras na iyon, hindi na rin akalain na mangyayari ang aksidente. Sumigaw yung mga tao. Nung paglinga ko po dito, yun, nakita kong nag-collapse po yung structure. Immediately after po, nun, syempre, kinabahan ako. Ito ang bahagi ng simbahan na gumuho habang nakapilang mga nagsisimba para magpalagay ng abo sa noo ngayong Ash Wednesday. Higit sa isang palapag ang pinagbagsakan ng mga biktima. May kalumaan na raw talaga itong simbahan kaya hindi na nakayanan ng bigat sa dami ng mga dumalo sa misa. Sa pag-iinspeksyon ng mga tauhan ng LGU kanina, napag-alamang inaanay na pala mga kahoy ng ikalawang palapag. Nakita kasi puro anay eh.
So ito kasing portion na to, kung makita nyo to, binaklas na kasi namin kaagad kanina, eh. Tinignan na namin. Eh. So nakita namin maraming anay. 30 years old na yung portion na yun. Eh. So hindi natin naalalayan o naalagaan ang simbahan. Pansamantala munang isasara ang simbahan habang patuloy ang investigasyon sa pagguho. Isa sa ilalim din sa pagsusuri ang buong istruktura, pati ang ibang lumang simbahan sa lungsod para maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Inararo naman ng 18-wheeler ang pitong sasakyan sa Quezon City. Ang disgrasya sa pool sa video. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Sakuha ng dashcam sa batasan San Mateo Road sa Quezon City kaninang alas 10 ng umaga, walang kamalay-malay ang mga nasa sasakyang ito na may mangyayaring disgrasya. Maya-maya pa, bigla na lang tumambad sa harap ng sasakyan ang isang humaharurot na 18-wheeler na papunta sa kanilang direksyon. Inararo nito ang mga sasakyan. Mabuti na lang, bahagyang kumabig ang truck kaya hindi nadamay ang sasakyan na naka-dashcam. Sapul din sa CCTV footage na ito kung paanong inararo ng truck ang mga sasakyan. Kabilang sa nasa pool ng truck ang isang utility van at isang kotse. Tumilapon pa sa kabilang bahagi ng kalsada ang utility van sa lakas ng pagpangga. Nadamay rin ang isang elf truck, isang SUV at tatlong motorsiklo. Sa kabuuan, pitong sasakyan ang nadisgrasya. Sa tindi na karambola, wasak na yung kanang pinto ng trailer truck na ito. Makikita nyo rin dito sa harap yung ilaw, basag na. Pati yung bumper, nakalaylay na rin. Ito ang kinahinatnan ng trailer truck matapos maaksidente dito sa batasan San Mateo Road. Kitang-kitang matinding pinsala sa iba pang sasakyang sangkot sa karambola. Ang motor namang ito, wasak na wasak matapos ang aksidente. Kwento ng may-ari nitong si Sarvin, susunduin dapat niya ang kanyang kasintahang palabas ng trabaho para mag-celebrate ng Valentine's Day. Hindi man natuloy ang kanilang date, laking pasasalamat na lang daw niyang ligtas siya. Tumilapon na kayo na tapos nakikita ko yung langit. Feeling ko na lang mamatay na ako eh. Nakakalungkot lang talaga kasi Valentine's Day, tapos ito yung nangyari. Wala namang napaulat na nasawi sa nangyari, pero may mga sugatan. Sa paunang pagsisiyasat ng mga pulis, lumalabas na nawalan ng preno ang truck at sinubukan itong umiwas sa iba pang sasakyan. Pero dahil pababa ang daan, nawala na ng kontrol ang truck at tuluyang bumulusok at nang-araro. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng 18-wheeler, pero nangako ang may-ari ng truck na sasagutin ang gastos ng mga biktima ng disgrasya. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Kambyo tayo sa politika. Pinabulaanan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang akusasyong nagagamit sa People's Initiative ang pondong nakalaan para sa programang AKAP. Narito ang aking report. Sa pamamagitan ng isang text message, nalaman daw ni Senator Amy Marcos na mayroon palang programa ang DSWD na AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Para ito sa mga mahihirap na Pilipinong nagtatrabaho pero kulang talaga ang kinikita dahil sa inflation o yung bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Ang ikinagulat daw ni Senator Marcos ay ang 26.7 billion pesos na alokasyon para sa naturang programa. Naniniwala ang senadora na balak gamitin ang pondong yan para makalikom ng mas maraming pirma sa People's Initiative para sa charter change at pag-amyenda ng konstitusyon. Ang AKAP daw, ida-download yung pera sa LGU. Okay. Okay, bilang premyo sa nakapagpapirma. At yung MOA na yan, isasaad, nabibili na lang ng bigas. At bakit ita-timing sa panunuhol ng PI? Hiningan namin ang dokumentong ebidensya si Senator Marcos pero wala siyang maibigay sa ngayon. Pero aminado siyang nalusutan siya ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa AKAP. Ano lumusot, ma'am? I have no clue. Sabi ko nga, binibigyan namin ng respeto ang Kongreso. Nagmi-meeting kami, may bycam kami, pero nauwi sa picture taking. Yun. Tapos yung diskusyon na iiwan na lang sa committee-committee na maliliit, hindi ko alam eh. Nagugulat na lang kami kung bakit lumalabas yan. Pag na-imprenta na, yung GAA 2024, ayun, nagkakagulatan na. Mismo yung committee mo, yung committee ko, yung COMELEC, yung DSWD, nalulusutan.
Pero sa kopya ng 2024 General Appropriations Act, malinaw namang nakasaad ang 26.7 billion pesos na pondo para sa ACA program. At ang dokumentong yan, pirmado mismo ni Senator Aimee Marcos. Pati si House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales Jr. ipinakita ang bicameral committee report na pirmado nga ng senadora. Na Senator Aimee, ito po, nakabilog yung pangalan niya. Na pumirma po siya sa bicam report. Sana po tiningnan niya to, this 26.7 billion. Hindi naman daw yan matandaan ng senadora. Sure ka? Yes, ma'am. Lahat naman kami nagsasign eh. Hindi, lahat kami nagsasign talaga. Alamin ko yan. Alam mo ang problema, electronic signature kami lahat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang Kongreso ang naglagay ng pondo para sa ACA program at wala ito sa original na budget request ng ahensya para sa 2024. Pero handa naman daw silang ipatupad ang programa. Nanindigan din ng kadihim na hindi ginagamit sa People's Initiative ang pondo ng kanilang mga programa. Katunayan, hindi pa nga raw nagagalaw ang ACAP funds. Wala pa tayong guidelines. May isang kusing ng pondo na yan hindi pa nagagamit. Not a single centavo has been used kasi we are still crafting the guidelines. Hindi papayag ang DSWD na gamitin ito sa para kahit na anumang interest ng kahit sino man, whether it's political or personal interest. Desidido naman si Senadora Marcos na magpatawag ng hiwalay na pagdinig kaugnay sa programang ACAP ng DSWD. Ipatatawag din daw niya si DSWD Secretary Gatchalian sa susunod na pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa umano'y suhulan para sa People's Initiative para ang kalihim daw mismo ang magpaliwanag sa naturang programa. Bukas naman daw si Gatchalian na dumalo sa mga pagdinig ng Senado. Nagkasundo na raw sina Senator Mig Zubiri at Speaker Martin Romualdez na itigil na ang bangayan ng Senado at ng Kamara. Personal sila nagkausap kanina sa palasyo. Nasa front line balitang yan si Maricel Halili. Nakunang nakangiti at magkatabi pa sina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Pinost ito sa Facebook ni Senator Bong Revilla, nakuha kanina sa 100th birthday celebration sa Malacañang ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Pagkatapos ng event, ipinagmalaki ni Zubiri sa media na nagkasundo na sila ni Romualdez. Hindi raw maganda na palaging nagbabangayan ang Senado at Kamara. Good news, nag-usap kami ni Speaker kanina, sabi po namin ay let's work professionally, tigil mo ng bangayan and let's continue to work for the benefit of the administration para sa ating mga kababayan. Nagkamayan pa raw sila ni Romualdez sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Naging mainit ang sagutan ng ilang senador at mga kongresista nitong mga nagdaang linggo dahil sa issue sa charter change sa pamamagitan ng umano'y maanomalyang People's Initiative. Ngayon, handa na raw magtulungan sina Zubiri at Romualdez. Magkakaroon din daw sila ng pagpupulong sa mga susunod na araw. Sabi lang namin, let today be a good sign. And let today be a sign that we'll work professionally at tigil muna yung bangayan. Kumpiyansa naman sa kasunduang ito si Senador Revilla, pero aminado siyang malaking hamon pa rin ito sa Senado at Kongreso. Sinabi ko, ceasefire na, tama na. Siyempre, ako naiipit din ako dyan dahil ako yung chairman ng lakas. Siyempre, presidente namin si Martin and of course, I'm also a senator. So let's just hope for the best na maayos na to. Wala pang pahayag dito si Romualdez. Bago yan, kinilala ni Pangulong Marcos sa palasyo ang pagiging centenarian ni Enrile. Nakatanggap siya ng 100,000 pesos bilang cash gift na ibinibigay sa lahat ng Pilipinong umaabot sa edad na 100. Bagamat nagsilbi rin noon si Enrile sa administrasyon ng ama ni PBBM, kabilang din siya sa mga tumulong mapatalsik sa Malacañang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa kabila nito, puro papuri ang ibinigay niya kanina kay Enrile. As smart as you, as clever as you, at 100 years old, and as active as you are at 100 years old, continuing to provide service to your country, continuing to give good advice, continuing to guide the way that the Philippines can go. Kinilala rin ng Pangulo ang isa pang centenarian na si Apo Wang Od na magwa 107 years old naman ngayong Sabado.
Mahalaga raw ang kontribusyon ni Wang Od sa pagpapamalas ng women empowerment bilang isang mambabatok o tradisyonal na magtatato. Ang mga tulad daw nina Enrile at Wang Od ang magsilbisa ng inspirasyon para sa mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Balitang pang-Valentine's naman. Dinayo ng mga kapatid natin ang Pasig River Esplanade para mag-date ngayong araw ng mga puso. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, marami pa bang nagdi-date dyan? Mean, love is in the air talaga rito sa Pasig River Esplanade sa dami ng mga nagdi-date at pamipamilyang nagdiriwang ng Valentine's Day. Maganda na ang view, libre pa. Bagong date spot ang kabubukas lang na Pasig River Esplanade ngayong araw ng mga puso. Malayuro pang feels dito dahil sa magandang disenyo. Mula sa eleganteng street lamps, dancing fountain at statues, tanaw na tanaw rin ang Jones Bridge. Picture perfect talaga. Extra romantic din ang date dahil may mga nanghaharana. Ang mag-asawang Rubio, sulit daw ang biyahe mula Caloocan. Maganda ang view. Tsaka maganda ang mga ano nila. Yung mga tanawin nila. Maganda yung music nila. Talagang pang ano, panghabang buhay. Perfect place rin ang Pasig River Esplanade sa mga single na gustong magmuni-muni. Naniniwala ko na ang Valentine's hindi lang for loved ones or relationship. With friends. Pati na sa bonding ng pamilya at magtutropa. Enjoy na enjoy, sulit talaga. Kung nagutom naman sa kakalibot, pwedeng dumiretso sa Maynilaw sa Kartilya ng Katipunan. Ilang metro lang ang layo nito roon kung saan maraming food stalls na swak sa budget. Mean, hanggang sa mga oras na ito, tuloy pa rin ang dating ng mga bisita. Magdamag kasing bukas ang Pasig River Esplanade. Kaya sa mga gustong humabol na mag-date, abay pwede pa pong humabol. And for sure, sigurado rin ang safety ng mga bibisita dito dahil may mga rumorondang pulis sa paligid. Happy Valentine's Day! Balik sa inyo, Mean. Teka, Elaine, may pahabol akong tanong. Ito bang pinapakita mo ngayon, gabi-gabi ba yan o ngayong gabi lamang? Dahil di ba, ang Valentine's should be every night. No, ma. Yes, Bok, alam mo, Monday to Sunday bukas itong Pasig River Esplanade, pati yung ilaw ay start na i-open yan ng 6 PM, magdamag na yan. So anong oras man ninyo trip bumisita dito, ay open na open ang Pasig River Esplanade. And for free, kaya nga talagang dinagsa ito ng mga kapatid natin dahil libre na, maganda ng view, pwede rin magdala ng pagkain at dito na kumain. Basta make sure lang na itapon sa basurahan yung mga pinagkainan para hindi rin magkaroon ng kalat dito nga sa bagong bukas na pasyalan dito sa Pasig River Esplanade. And syempre, Bok, Mean, marami din ngayon dito yung mga nagbebenta ng mga balloons na may flowers sa loob, na may pailaw. Sa halagang 150 pataas, makakabili na kayo nito. Kaya sa mga wala pang pangregalo dyan, habol-habol na. Oh, Elaine, magpapabili yata si Bok sa'yo. Maraming salamat at balik sa'yo na sana makahabol ka rin ng Valentine celebration. Thank you, Elaine Fulgencio. Susunod, babaeng nagbebenta online ng mga peking PhilHealth ID arestado sa Quezon City. Dumaraming bangkay na nare-recover sa landslide sa Davao de Oro ay nire-reklamo ng mga residente dahil sa masangsang na amoy. At Coach George Gallant nasungkit ang kauna-unahan niyang championship title matapos talunin ng SMB ang Magnolia. Magbabalik pang Frontline Tonight. Inirereklamo na ng mga residente ang masansang na amoy ng dumaraming bangkay na nare-recover sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Sa ngayon, 85 na po ang mga nasawi. Nasa frontline balitang yan, si Mon Gualvez. Sa drone video na ito, makikitang puno ng bitak ang bahagi ng bundok kung saan naganap ang malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro noong nakaraang linggo. Dahil sa mga panibagong bitak, sinuspindi ang search and retrieval operation sa Ground Zero.
So, ang ginagamit namin mga equipment is gumagamit kami inilabas ng thermal scanner. Inilabas naman ng Philippine Army ang mga bagong gagamiting thermal scanner at iba't ibang power tools. May snake eye camera rin na kaya raw makita ang sitwasyon sa loob ng guho mula sa maliliit nitong butas. Napapadali yung trabaho namin at saka nagiging maiksi yung oras na nagagamit namin sa mga equipment natin dahil dito mas madali natin ina-approach yung mga kababayan natin na natrap. Sa pinakahuling tala ngayong gabi, umakyat na sa 85 ang patay sa landslide, habang 32 ang sugatan at halos 40 pa rin ang nawawala. Lahat ng mga nakukuwang bangkay, dinidiretso sa punerarya sa bayan ng Mawab. Ang problema, perwisyo na raw sa mga residente ang masangsang na amoy mula sa mga pinoprosesong labi. Sakit sa lalamunan, tapos sakit sa mata, ganun din. Ang baho naman sa formalin. Indalian na lang nila pag proseso ng namatay daan sa kuan, ilahan ni sa punerarya. 17 bangkay pang hindi nakikilala ang nasa punerarya. I-refer ko sa incident command post na parang pagpaalam na ipalibing ko na lang, total may tagging naman yung NBA. Yung pagpalibing namin sir, talagang individual, hindi yung mass grave. Bigyan naman natin sila ng kunting dignidad. Kanina, nauna ng inilibing ang siyam na nasawi. Unti-unti namang pinapatag ang lupa sa Barangay Elizalde sa bayan ng Maco. Dito, pansamantalang ililipat ang mga pinalikas na residente. Tatayuan muna ng mga tent ang lugar habang hinihintay ang rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau para sa gagawing relocation site. Para din, dahan-dahan, may normalcy na rin sa buhay nila na wala na sila doon sa school. Tsaka kailangan dito pa rin sila kasi delikado pa yung lugar nila. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagdire-diretso ang isang kotse hanggang sa emergency room ng isang ospital sa Amerika. Patay ang driver habang 5 ang sugatan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nabalot ng usok ang loob ng ospital na ito sa Texas sa Amerika. Nagkagulo ang mga hospital staff at mga pasyente. Bigla kasing may kotseng bumangga at nagdire-diretso sa emergency room. Patay ang driver ng kotse. 5 naman ang sugatan, kabilang ang 2 bata. Walang nakikitang indikasyon ang mga otoridad na sinadya ang pang-aararo, pero patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Matinding baha ang namerwisyo sa Jakarta, Indonesia, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang presidential election sa kanilang bansa. Sinuong na mga lalaking ito ang baha para dalhin ang mga balota sa mga ligtas na lugar. Ito ang itinuturing na pinakamalaking single-day election sa buong mundo, kung saan higit 200 million sa 270 million nilang residente ang nakatakdang bumoto. Kabilang dito ang presidential candidate na si Prabowo Subianto na nangunguna sa election survey. Kung sino ang mananalo ang hahalili kay incumbent President Joko Widodo na magtatapos na ang ikalawang termino ngayong taon. Muling nagpakawala ng mga missile ang North Korea. Sa gitna yan ng pagpapatibay ng alyansa ng North Korea at Russia. Wala pang karagdagang detalye na inilabas ukol sa missile launch. Pero sinabi ng South Korea na patuloy nilang binabantayan ang mga military activity ng North Korea. Patuloy din ang kanilang kooperasyon sa Amerika. Dati nang kinundina ng Amerika ang missile launch ng North Korea na nagpapalala umano ng tensyon sa Korean Peninsula. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Arestado ang isang babae sa Quezon City na nabistong nagbebenta online ng mga peking field health ID. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Napaupo na lang ang babaeng ito nang mahuli sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Barangay Tagumpay, Pituason, Boulevard, Quezon City kaninang umaga. Siya si Maria Trinidad de Castro, 42 anyos. Bistado siyang namimeke at nagbebenta online ng mga PhilHealth ID. Ikinasa ang operasyon matapos siyang ireklamo ng isang special investigator ng PhilHealth bunsod ng umano'y talamak na bentahan ng ID ng ahensya. Pinapagawa lang naman niya siguro sa iba yan. Nag-needleman siya. Or yung ginagawa niya, kumukuha siya ng information, binibigay niya doon, tapos ipapaprint niya. Yun ang gusto naming hanapin. Yun ito talagang printing. Dati ba kung company ba yan o individual printing doon sa recto na kailangan matigil yan eh.
Na-recover sa suspect ang 5 peking PhilHealth ID, mga peke at tunay na pera at isang cellphone. Napag-alamang ang isang PhilHealth ID, ibinibenta sa halagang 500 pesos. Maharap ang suspect sa reklamong falsification of public documents na may kaugnayan sa anti-cybercrime law. Ayon sa PNPACG, ginagamit ang mga peking PhilHealth ID sa panluloko at iba pang illegal na gawain. Halos lahat sa scam nung nag-iimbestiga kami ay ginagamit nila ito. Na kung saan ang mga private institutions, yung mga digital wallets, mga online banking, hindi nila nakikita kung ang mga ID ba na pinapakita nila when they applied, eh ito ba yung mga authentic? So nakipag-tie up sa atin ang PhilHealth. Babala rin ng mga otoridad, makakasuhan din ang mga mahuhuling bibili ng peking PhilHealth ID. Sa internet, meron pong anti-cybercrime group na tumitingin din po. Talagang huhulihin at huhulihin po namin kayo dahil nga may nagsasabing may batas na ganito na hindi nyo dapat gawin. Paalala ng pamunuan ng PhilHealth sa publiko, madali lang kumuha ng ID sa kanilang tanggapan at wala itong bayad. Huwag po tayong papatol doon po sa mga fixers, no? Sa online, sa mga social media, nag-aalok po sila ng serbisyo. Delikado po yon, sapagkat ipagkakatiwala po ninyo sa hindi nyo po kakilala yung inyo pong mga personal details. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Tinabla ng Department of Foreign Affairs ang banat ni Chinese Consul General Zhang Zhen kaugnay sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, kinundi na ng DFA ang anilay ginagawa ng China na misrepresentation ng batas at katotohanan. Dapat din umanong irespeto ng China ang 2016 Arbitral Award na nagsasabing Pilipinas ang may karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi rin daw tayo titigil sa pagpapaalala sa China na sumunod sa kanilang obligasyon bilang miyembro ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inilabas siya ng DFA matapos maliitin at tawagin ng Chinese official na illegal at walang visa ang arbitral ruling. Fear the beer, pero pwede rin love the beer. Kampiyon na ang San Miguel Beermen sa PBA Commissioner's Cup. Sa first quarter, sinundala ng Magnolia ang kanilang local players para makuha ang lamang na 51-46. Humarunot pa Magnolia pagpasok ng third quarter, pero nakabuntot pa rin ang SMB. Nagawa nilang maibaba ang lamang sa 7 points sa tulong ni CJ Perez. Sa fourth quarter, todo bigay ang dalawang koponan. Sa bawat tira ng Beermen, may sagot ang mga hot shots. Pero sa crunch time, naputol ng Beermen ang lamang sa 3 puntos sa tulong ni Perez. Pinamagapayan ng 3 ni Jericho Cruz. Sa huling minuto, nanakaw ng San Miguel ang lamang dahil sa 3 ni Chris Ross. Pamatay sunog naman ang pinamalas ni CJ Perez sa likod ng kanyang 3 para mapalobo ang abante ng San Miguel. Sinubukan pang humabol na Magnolia pero nanaig pa rin ang mga Beermen. Ang final score, 104 versus 102. Itinanghal na finals MVP si CJ Perez. First PBA title naman ito ni Coach George Gallant. Ito na ang ika-29 na title ng San Miguel Beermen. Susunod, lalaki sa Cebu na ngupit ng pang-outfit para sa dadaluhang Valentine's party. Mga nagpakasal sa Thailand, nagpalitan ng I do habang nakasakay sa elepante. At Liza Soberano, inaalok na rin daw ng mga project sa South Korea at Japan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Kalaboso ang isang lalaking nangupit ng kanyang pang-Valentine's outfit sa isang mall sa Cebu City. Nasa frontline na balitang yan si John Arroa. Apat na branded na t-shirt, dalawang pants at isang bag na nagkakahalaga ng halos 6,000 piso. Yan daw ang ninakaw ng isang lalaki sa isang mall sa Cebu City. Agad na aresto ang suspect na kinilalang si Kenneth Corelio, 32 anyos, Linggo nang pumasok sa mall si Corelio. Ayon sa mga staff, kaduda-duda raw ang naging kilos niya kaya minamanmanan nila ito.
Nang akmang palabas, kinapkapan ng security guard ang lalaki. Doon na nakumpiska mga branded na gamit na isinilid sa isang bag. Nang makausap ng mga pulis, inamin daw ng suspect na nagawa nilang magnakaw para pampurma ngayong Valentine's Day. Ginawa niya to kasi mag-attend siya ng isang party karon for Valentine's Day. That's why nagawa niyang kumuha ng damit, bag, and pants, maong pants, para may magamit siya. Pero nang makausap ng News 5, sinabi ni Corelio na nagawa niya lang daw iyon dahil sa impluensya ng alak. Dala lang talaga yun ng aking kalasingan, pero magbabayad naman talaga ako noon. Humihingi lang din ako ng kapatawaran. Sorry. Nakakulong na si Corelio sa Waterfront Police Station. Naharap siya sa kasong theft. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Iba naman ang trip na kasalan sa Thailand ngayong Valentine's Day. Nag-i-do ang mga couple habang nakasakay sa elepante. Ipinarata ang mga magkasintahan sa isang special mass wedding. Sinamahan pa yan ng tugtugan at sayawan. Ang iba nakasuot ng traditional na Thai costume. May elepante pang nagbato ng bouquet ng bulaklak sa mga bisita pagkatapos ng seremonya. Para sa mga ikinasal, mas naging sagrado ang kanilang pag-iisang dibdib dahil matagal nang katuwang sa buhay ng mga taga-Thailand ang mga elepante. Showbiz tonight na tayo. It's giving Snorin supremacy na naman. Nagtamba si na Maris Racal at Anthony Jennings sa music video ni Darren Espanto na Iyo. Habang si Liza Soberano, pinipilahan na rin ngayon ng maraming offers sa Japan at South Korea. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Pak sa ganda! Talaga namang maraming nakamiss sa Pinoy Pride na si Liza Soberano. Umuwi siya kahapon dito sa bansa kasunod ng matagumpay niyang Hollywood debut sa film na Lisa Frankenstein. Nagbalik pina si Liza para sa ine-endorso niyang Korean cosmetic brand. Pero halos isang araw lang ang tinagal niya sa bansa dahil work mode ang aktres para sa kanyang solo career abroad. I love to take care of myself. I love any form of like self-care, and so I find it important to really take time to just focus on taking care of yourself. Tuwang-tuwa naman si Liza sa magagandang feedback na natanggap niya mula sa global producers sa kanyang pagganap sa Lisa Frankenstein. I'm very overwhelmed with all the feedback that I've been getting on the film, and I'm just very grateful that everybody really appreciated the film and my portrayal, and I'm excited for what's to come. At talaga namang hindi na mapigilan ang kanyang international career. Dahil bukod sa Hollywood, marami na rin daw nakapila kay Liza para makapagtrabaho siya sa South Korea at Japan. A lot of them have reached out and shown support, congratulating me, and also actually asking if we can collaborate. I'm excited to see where that will take me as well in the future. Isa pang to the next level ang career ng Team Snorin ng Can't Buy Me Love. Tampok sina Maris Racal at Anthony Jennings sa bagong music video ni Darren Espanto na Iyo. Dahil dyan, trending na naman ang Snorin with Darren. Napapost din kanina si Maris sa behind the scenes photos nila ni Anthony. Pero hinay-hinay lang Snorin fans dahil going strong pa rin ang relasyon ni na Maris at Rico Blanco. Nagpost ngayong araw ang OPM singer ng Sweet Valentine's Message para sa kanyang nobya. Say ni Rico, sa mga sandaling pinakamasaya ang puso ni Maris, pinakabuo naman daw ang sa kanya. Sana all! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, Valentine's date kasamang rescued fur babies, good vibes ang hatid. At Chris Aquino, lumala para wang kalusugan pero tuloy ang laban. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline tonight.
lumala pa ang kondisyon ngayon ni Queen of All Media Chris Aquino na posible raw mauwi sa stroke. Sa panayam sa kanya ng kaibigan niyang si Boy Abunda, inilantad ni Chris na namamagana pati ang kanyang puso. Maaari daw yang humantong sa stroke o cardiac arrest anumang oras. Pero sa Lunes, may susubukan daw si Chris na bagong gamot para sa kanyang puso. Yun nga lang, posible niya raw ikapahamak yan kung hindi tatalab ang gamot. Sa kabila nito, positibo pa rin si Chris. Say pa niya, "I refuse to die" at "My next chapter is to become a stage mother," quote unquote. Sa bago naman niyang Instagram post, humiling muli si Chris ng panalangin para raw madugtungan pa kahit kaunti ang kanyang buhay. Kasabay ng Valentine's Day, ang 53rd birthday ni Chris. Get well soon, Miss Chris. Sa ating pabawang pampa-good night, mapa single man or taken, basta pet lover, sigurado mag-enjoy sa isang unique date spot sa Quezon City. Ang inyong kadate ngayong Valentine's Day, mga aso at pusang ni-rescue mula sa pang-aabuso. Panoorin natin to. Naghahanap ka ba ng perfect date o ng loyal at loving companion? Makikita mo yan sa animal shelter na ito sa Quezon City. Sa pamamagitan yan ng First Date Program ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Swak ito sa mga pet lovers ngayong Valentine's Day kung saan pwedeng makadate ang mga rescued animals. Kailangan lang mag-donate ng 750 pesos at makipag-unli kulitan at lambingan sa cutest fur babies. May nakadate ka na, nakatulong ka pa. Paliwanag ng POS, layon nitong maparamdam sa mga aso at pusa na may nagmamahal sa kanila. Karamihan daw kasi sa mga rescued animals, survivors ng pang-aabuso. With this event, they see that not all people out there or the outside world are there to hurt them. Some people are also here to take care of them. And even if these people still cannot commit to their forever homes or cannot commit to adopting them, at least they're here to help in their rehabilitation and to raise funds for them. Makakatulong din daw itong manghikayat sa publiko to adopt and don't shop pets. Iba kasi yung mga pinanggalingan or naging background ng mga sheltered animals. So parang for me, they are more worth giving that opportunity to be loved by us. Magtatagal ang First Date program ng POS hanggang February 17. Nagbabalita mula sa Frontline, Janelle Lipoon, News 5. Alam mo, when you think about it, Valentinus, the saint after whom this feast day is named, and it is a feast day, despite the long lines sa Pasay, Pasig at sa Santa Mesa, it's a feast day. Mm. Saint Valentinus had far from a romantic life. Mm. In 269 AD, he was ordered martyred by Claudius II. Mm. He was clubbed to death and then beheaded. Sana niledwal mo to. Ba't sa amin mo to in-explain? Pero alam mo, napaka-espesyal ng Valentine's Day na to dahil nagbalik ka. Miss na miss ka namin. Yes. Kaya ka pala naming ma-miss. Teka, magalap nga ako ng joke. Well, kasalanan kasi ito ni Jeffrey Chaucer. Chaucer. In the 14th century, he wrote a poem, Pilgrimage of Birds, where for the first time he linked Saint Valentinus with romantic. But actually, martyr pala. Yeah, he was clubbed lang and then beheaded. Ang sad na. Akala ko ba pang masaya naman yung huli natin? Pinasa it's the day of hearts, the day of blood. Wow. Okay. Welcome back. I'm being morbid again. Yun pong 45 minuto pag hindi mas malaga headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasanggas magbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako na po si Edlin Gao. Magandang gabi.